It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ako ang laging bumubuhat sa pamilya. Pakiramdam ko, lugi ako. Hi DJ Rocky. Nahihirapan akong mag-isip ngayon. Namomroblema akong mag-isa. Kaya gusto kong humingi ng payo sa inyo. Itago mo ako sa pangalang Ana. 24 years old. 4 years nang graduate sa kolehiyo. 4 na taon na ring may stable job. Pang-apat ako sa 5 magkakapatid. At ako lamang ang may trabaho. Hindi ko alam kung ilalabel ko ang sarili ko na breadwinner. Pero parang ganun na nga. Ito ang aking secret file. Sa ngayon, ay nakatira kami sa bahay ng tita ko na nakapangasawa ng Amerikano. Ang tita ko at ang asawa niya ay nasa ibang bansa. Kaya kaming magkakapatid ang tumatao sa bahay nila. Ang kasama ko dito ay ang panganay kong kapatid na lalaki, kasama ang asawa niya at ang anak nila, at ang pangalawang ate ko, kasama ang boyfriend niya. Para kaming magbo-board mates dito sa bahay. May kanya-kanyang kwarto at may kanya-kanyang pagkain. Nagsishare lang kami sa kuryente, tubig, at internet bills. Ang nagtatrabaho ay ako, asawa ng kuya ko, at jowa ng ate ko. In short, parehong walang trabaho ang mga kapatid ko. At ako lang ang nagpapadala sa mga magulang namin sa probinsya every 15th at 30th. Bago pa man po kami lumipat dito sa bahay ng tita ko na nasa subdivision, may sarili kaming bahay na malapit lang din sa amin. Kaya lang, bahain. At matanda na yung bahay. 26 years na ang lumang bahay namin. Butas ang bubong at hindi na mabuksan ang mga bintana. Kaya lang, hindi namin maibenta eh. Kasi, syempre, nasa bahay na yon, lahat ng memories namin simula pagkabata. Kumbaga, may sentimental value. At in fairness naman sa location, eh malapit sa lahat. Sa mall, sa police station, sa bagong MRT. In short, kung sakaling ibenta, eh paniguradong mataas
ang presyo. Nung panahon na nakatira pa kami dito, kasama ng kuya na wala pang asawa nung time na yon, at ate ko na parehong may trabaho nung time na yon, parehas kami ng kumpanyang pinapasukan ng kuya ko that time. Kaya lang bigla siyang nag-resign. At ang ate ko naman ay CG, kaya madalang lang magka-patient. Bihira lang itong dalawa magpadala sa mga magulang namin. Hindi naman sa pagmamayabang ha. Pero ako lang yung consistent 4 years and continuous nagpapadala sa mga magulang namin. At ngayong wala silang parehas na trabaho, parehas lang silang umaasa sa kanilang mahal sa buhay na nagtatrabaho. Naiwan akong mag-isa na nagpapadala pa rin. Ang pangatlo pala naming kapatid ay kakagraduate lang ng college. Kasi mabulakbol. At yung bunso naman, grade 8 pa lang. Ngayon, iniisip ko na bakit hindi na lang namin ibenta ang luma naming bahay. Total, wala rin namang tumitira dito. Tsaka wala kaming budget pampaayos. Meron kaming kapitbahay na nagkaroon ng interest na bilhin ito. Kahit wala pa kaming balak nun ibenta, nagpapakita na ito ng interest. So, napagdesisyonan ng mga magulang ko, ng ate ko at ang jowa niya ang titira doon sa lumang bahay. Ipaayos na lang daw ang bubong at kung ano pa. Pero syempre, ang sabi pa, mag-isip-isip muna. So binigyan kami ng oras o panahon para talagang mapag-isipan ng magiging desisyon. Hanggang December, doon mag-iisip kung talagang titirhan. Ang gawin muna lang daw namin ay mag-ipon dahil sayang kung ibebenta. Mahirap ang walang sariling bahay sa Maynila at sayang din daw ang memories namin. Sa akin naman, walang problema. Okay na okay yung ganun. Kaya lang, kasama ako sa maghahati o mag-iipon ng pagpapaayos ng lumang bahay. Yung kuya ko, walang pakialam sa lumang bahay namin. Ni hindi nga niya madalaw o ni hindi niya nga malinisan. Nung bumaha nga, kami pa ng ate ko ang naglinis. Bumalik lang siya nung kailan para kunin niya ang mga mamahaling laruan niya. Pero pinagyayabang niya na huwag ibenta kesyo maganda raw na merong sariling bahay. Kaya lang wala naman siyang ambag. Gulong-gulo ako, DJ Rocky. Nape-pressure ako. Well, okay lang naman na mag-ipon ako pampaayos ng bahay, nakahati ako sa pagpapaayos ng lumang bahay. Kaya lang naiisip ko parang lugi ako. Hindi po ba lugi ako? Kasi ako lang yung nagpapadala sa mga magulang namin. Tapos, meron na naman akong bagong obligasyon. Ano bang gagawin ko? Sana mabigyan niyo ako ng advice. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Anna at ito ang aking secret file.